So basta nilabas mo yung susi, sinarado mo yung pinto, nagda-double hang siya. So ang target ko ngayon is tanggalin yung double hang sa pamamagitan nitong module na to. Kabiyero, magandang araw po sa inyo lahat. Narito na naman po ako nagbabalik. Narito ako sa loob ng aking pickup ng Ford F-150. Meron lang akong babaguhin sa program ng nitong pickup na to kasi medyo annoying siya. So papakita ko sa inyo kung ano yun. So start ko muna siya. Ito. So yung annoying sa kanya is about dito sa key. So once na lumabas ka, bumaba ka ng sasakyan at sinarado mo yung pinto, so yan, basta sinarado mo yung pinto, nagdo-double hang siya. So ang gagawin ko is papalitan ko yung program, may binili ako sa online kasi walang nagpo-program. May binili akong pang-program para mabago yung setting ng module. Aalisin ko yung double hang niya. So ito, na-open ko na siya. Ang hanapin ko dito is yung body control module. Yan, yung 7264102. So i-off ko muna siya. Then leave on position. So yan, babaguhin ko nga lang yung setting niya. Yung 7264102. 7264102. 4102, hanapin natin. Yan. So magiging ano niya is 7264102. Gagawin natin siyang to. 7264102. Magawin natin siyang 0. So 7264102. Then write all. Yes. So ayun, nag-upload na siya. I mean, nag-upload na nga siya ng system sa body control module. So ayun, nag-blink siya. So please cycle the ignition off. Okay, patayin natin. Then okay. Then try ko siyang start ulit. Then start. So try natin. Baba ako. Then wala na. Wala na yung double honk. So open, close. Wala na. Okay na. All good. Then meron pa ako isang babaguhin na setting. Off na muna natin. So ayan, yung side mirror naman, yung dalawang magkabila, isasama ko siya sa pag-candy lock. So hindi siya tumutupi, di ba? Kita nyo. So gagawin ko, program ko siya dito. Hanapin ko yung
So ito na siya, pagka nilock mo. Yan, nag-auto fold na. So ayan ang setting niya. So dalawang klase yung style nung tupi nung side mirror. So pagka pinindot mo siya, maglalock siya. Then pagka in-unlock mo siya, hindi siya mag-o-open kasi naka-setting siya ng Lincoln style. So mag-o-open lang siya kapag binuksan yung pinto. Tapos sumakay ka. So yan, yan yung style niya. Yung isang style, papakita ko. Poprogram ko lang ulit dito. So ang gagawin ko ngayon, yung isang auto-lock. I mean yung sa auto fold na isa, i-disable natin yung Lincoln. Mirror auto fold enable. Yung isa ay stop muna natin. Configuration programming and DDM. Play. So yung Lincoln auto fold ay disabled natin. Tapos yung mirror auto fold na ka-enable. So write natin yan. So yan, naka-ano siya. Stop natin, double check natin doon sa isa. Stop. Okay. Double check natin yung passenger side. Play. Lincoln auto po naka-disable. Mirror auto fold. Okay. So, mangyayari dyan. Ito guys. Papatay muna. So, once na sinara ko yung pinto, maglalock yan. Sasara yung side mirror. Pag in-unlock ko naman, bubukas siya. So, yan yung two difference ng program niyang side mirror. So, marami siyang function, pati yung sa screen niya, pwede kong palitan. Gawin ko siyang Raptor. So, marami kang pwede pagpipilian dito. Mustang Shelby. Hindi naman tayo naka-Mustang. So, 4GT. Try natin yung iba. So, right. All, yan. So, nag-restart siya. So, yun. GT Ford Performance. So, marami pa dito pwedeng pagpilian. Pwede kang marami kang pwedeng baguhin. So, parang gusto ko is yung Raptor. So, right. So, ignition off. Okay. So, yun. Okay na siya. So, napalitan ko siya. So, subukan ko po ulit yung ibang mga features niya. So, pwede mo rin siyang dagdagan ng function dito. Gaya nito. May ano lang siya. Steering lang siya. Ang gagawin ko, lalagyan ko rin siya ng sa heated and ventilated seat control. So, lagay ko siya. I-write ko. So, ang mangyayari niyan ay so yan, namatay siya. Then, magpo-program yan dyan. So yan, napalitan ko na yung home screen. Raptor Performance. Yahoo! Naka-Raptor na ako. And then, yung sa screen niya, lalabas na yung function ng heated seat. Nandyan na. So, kahit patay yung screen, I mean, kahit patay yung radio, makokontrol mo siya dyan sa screen. So, hindi na masyadong mahirapan. So, ano pa? Tingnan ko pa yung iba. So, siguro yan lang muna. At
next time ulit, pag-aralan ko ulit yung pag-aralan ko ulit yung panibagong, yung iba pang mga modes na pwedeng baguhin dito sa pickup ko. So kasi anong oras na rin. So yan, sana may konti kayong natutunan. So binili ko lang tong gadget para magamit ko dito. Kasi ang tinanggal ko, ang majority talaga tinanggal ko rito is yung double hunk niya, na pagkadala mo yung susi once na umaandar at umuba ka ng sasakyan, nagdo-double hunk siya. So yun, at maraming salamat sa inyong panonood sa ating hanggang sa muli nating gagawing DIY. So sana huwag kayong magsawang manood, at dito naman tatapos itong aking vlog, at babalik na rito ako sa biyahe ko bukas. So magre-ready lang ako, then let's get it on. So see you guys on the road. Keep safe and keep on trucking.